Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Ayan na ang ating mga liliit na mga white kelso. Ayan, napisaan ng inahin. Nangangain sila ng papaya. Tingnan natin yung ilalim. Ayan, dami! 9 piraso! For today's video. So, ito na yung start ng ating panibagong vlog. So, tapos na tayo sa aking major operation at fully recovered na tayo. So, maraming salamat po sa mga nag-intay at saka sa mga nag-aabang ng aking mga susunod na vlog. At ngayon, siguro po mapapadalas na po ulit ang ating pagbablog sa farming contents. So, ngayon, sisimulan ko po yung ating first video dito sa aking mga white kelso. Dahil nasa mahigit, kulang-kulang 30 pieces na po ang mga purebred white kelso natin dito sa aking range area. So, by January, siguro mga farmers, meron na tayo marirelease ng mga fertile eggs or mga sisyo ng mga white kelso na galing kay Sir B-Boy Enriquez. So, alin kayo mga farmers, samahan nyo ako pumasok dito sa aking range area kung nasaan ang mga purebred white kelso. Dito sa tabi ng bahay namin. So, inuna ko na ito i-vlog kasi pinakamalapit. So, huwag kayong mag-alala. Mag-vlog rin tayo sa farm, sa pre-range area ng mga baboy, sa kausuwagan, sa aking maisan, sa taniman ko, plantation ko ng saging. So, napakadami ko po update sa inyo. Nag-wrap na naman ako. So, madami po tayo update sa ngayon at tuloy-tuloy na po yung pag-vlog natin dahil fully recovered na po tayo. Oh, papakita ko sa inyo ngayon. Tanda lang salita. So, dahil sa so, ipapakita ko sa inyo mga farmers na may nabago dito. Kung mapansin niyo yung mga saging na tinanim ko last time. So, ayan, naglakihan na siya at ayun, may bunga na rin yung ating saging. Ayan. So, maganda po na meron tayo dito mga ganito klaseng puno para nagsisilbing shield or lilim sa ating mga manok. So, ayoko rin kasi na-expose sila na diretso sa init. So, may tendency din nagkakasakit sila. So, kaya malaking tulong itong mga puno ng saging. So, dahil nga, meron din tayong mga papaya, once na may nahihinog dyan, so pinapatuka din natin yan sa mga manok. So lahat yan ay connected lahat sa ating pag-farming. So ngayon mga farmers, nandito tayo ngayon sa ating free range area ng ating mga white kelso. So lahat ito makikita ninyo dito, lahat na nandito ngayon ay mga white kelso. So dito ko na sila lahat kinulong, so hindi ko na sila sinamahan na ibang breed. So yung golden boy sweater natin is nasa kabilang area. So next vlog ko ipapakita ko sa inyo at i-update ko kayo sa ating mga golden boy sweater or sa GBS natin. So ngayon bibilangin natin at meron din ditong isang inahin na white kelso na nagpisa ng kanyang itlog. So later ipapakita ko sa inyo. So napakagandang tingnan dahil very natural yung kanyang pagpisa sa mga itlog. So hindi na tayo gumamit ng mga incubators or natural way na yung ating paparaparami dito. So ayun mga farmers, papakita ko na sa inyo. So alin kayo mga farmers, unahin ko na pakita sa inyo yung inahin na nagpisa ng siyam na itlog ng sisiyo na white kelso. So pure breed to mga farmers. So tara, punta natin. So ito mga farmers, dito tayo natin tingnan. So nandito na misa yung ating inahin na white kelso ng siyam na malulusog at napakagagandang mga white kelso na sisiyo. So ayan. Kung mapansin ninyo, may papaya dyan na nakalagay. So yan yung galing sa puno natin dito ng papaya na medyo na hinug na. Ayan. At nakikita nyo, tinutuka-tuka na ng ating mga sisiyo. So dagdag yan
baka sa kanilang bitamina para mapanatili yung magiging malusog yung ating mga sisiw na yan at hindi magiging sakitin. So ayan, napakagandang tingnan pag natural way. So yung isang sisiw may kulay brown, so parang siniba lang pa, may choco ng konti. So yung iba naman mga pure white. So tingnan natin sa ilalim, meron pa yan. Ayan, so ito yung inahin natin na binili kay Sir Biboy Enriquez. So ayan, siyam na piraso itong mga farmers at nakita ninyo, kapipisa lang sa itlog at nililimlima ng sarili niyang inahin. So natural way yung ating pagpapapisa ng itlog dito, hindi tayo gumamit ng incubator. So ayan. Ayan, daming ano, yung may mga ano pa yan. Ayan, may mga itlog-itlog pang tira. Ayan. So ang gandang tingnan mga ka-farmers na na malulusog yung mga anak ng ating mga inahina white kelso. Ayan. So may iba pa nililimliman, no? Ayan, gandang tingnan, super ganda. Yan yung isa sa inahin na binili natin kay Sir Biboy Enriquez sa Tanay Rizal. So ito mga ka-farmers yung mga inahin natin na pure breed white kelso. So makita ninyo siya, naka-free range siya sila or kawala. So ayan. So mga palahi ko na yan mga farmers, itong mga manok na ito, yan may mga lalaki, karamihan nito lalaki. Pero okay lang yan dahil maganda yan kasi hindi na tayo, hindi na yan may inbreed ones na magbibili tayo ng mga inahin. So hindi na tayo mangangailangan ng mga lalaki. So yan mga pure breed yan mga white kelso mga farmers, galing kay Sir Biboy Enriquez, hindi pala akin na itong palahi. So yung mga inahin ni Sir Biboy, so nandyan sa kabila nakakulong. At ito mga to, galing na to sa palahi ko. So, ganda siya lang tingnan, na makita ninyo. Kasi malinis lang yung area, tapos kawala lang yung ating mga manok. Ayan. So, ito yung tandang natin na ano, white kelso. So, ayan. So, ayan yung ating tandang. So, nakaraan wala pa tong buntot. So, nasira yung buntot niya. So, ayan, nakita ninyo, nagpalit na, gumanda na uli yung buntot ng ating tandang. Ayan. So, ayan yung ating tandang na pure breed. So, ito naman. Ito naman, mga farmer. Lapit natin yung camera para makita. Ariko, dami langgam. So, ito mga ka-farmers, yung iba nating white kelso, yung may makikita kayo dyan na parang itim, so, yun ay sinibalang, ayan. Pero, pure breed white kelso yan, mga ka-farmers, yung may mga black-black. So, yun, wait lang, nagpo-focus lang ang ating camera. Ayan. So, yun yung mga puting yan, pure breed white kelso. So, yan mga ka-farmers. So, yung black dyan, alimbuyugi yan mga ka-farmers, sinama ko lang dyan sa kulungan. So, pero itong mga puti, tsaka mga, may mga itim-itim. So, ano yan? Mga pure breed white kelso yan, na siniba lang. Ayan. So, nalabas yung, ano, yung black. Alimbuyugi yan mga ka-farmers. So, yan. Gandang tingnan. So, yung magtataka bakit hindi white. So, hindi naman lahat mga ka-farmers ng mga white kelso is all white. So, may pakapalahi si Sir Biboy na may mga palahi si Sir Biboy Enriquez na siniba lang kung tawagin. Yun yung mga pure breed na may mga halong choco, medyo black ng konti. So, yun yung siniba lang kung tawagin. So, yan. Dagdag rin yan sa ating mga manok. Yan, ganda tingnan, no? Yan, lumabas na sila. Eh, lumabas na sila, lumabas. Yan. So sila yung ating mga 1.5 months na mga white kelso sidiba lang. Ayan. So dito naman mga farmers, meron din tayo dito mga white kelso na rin na palahi. Dito. Lapit ko yung camera sa loob para makita ninyo yung mga manok natin. Wait lang. Yan. Ito, napakalikse. So yan mga farmers. Siniba lang din to kasi may mga halo siya na parang choco. So pagtanda niyan, medyo magbo-brown yan. So yun yung humahalo sa balat ng puting white kelso, siniba lang nga. Ayan. So ito naman mga farmers yung mga 2 months mahigit na mga manok na white kelso rin po. So meron na rin silang malaking area para hindi sila masyadong nahiliitan.
So pagka medyo 2 months up na kasi, kailangan medyo maganda, malaki-laki na yung magagalawan nila kasi lalakad na yan, nagsa-self-hunt na yun ang mga pagkain. So kaya kailangan maluwag yung kanilang galawan. Unlike sa maliliit pa na mga 1 month old, medyo pababa. So pwede pa sila sa mga box type ng mga parang brooder na napasok naman yung hangin. So once na malalaki na, so tina-transfer na natin sa ganito na nakanet na sila. So yun, ang mga white Kelso natin mga farmers nasa mga 30 pieces na, kasama yung ating mga sisiu na 9 pieces bago. Ayan, so marami na mga farmers, mabilis na itong mag-roll dahil marami na tayong mga babae tsaka marami na rin mga tandang. So unlike dati, apat lang yung inahin natin, isa lang yung tandang. So napakahirap ipabaramihin kasi pure breed lang tayo, nagpapakasta lang tayo sa mga lahi lang nila, hindi natin sila pinapakasta sa iba. So kaya napakahirap mga ka-farmers magpadami ng white kelso. So bibilang ka talaga ng buwan at taon para maparami mo yung sinimulan mo na trio or ilang pirasong mga materyales. So napakasaya natin mga farmers dahil nasa halos 30 mahigit na yung mga white kelso natin na nabuhay na or napalaki na natin dito sa aking pre-range area. So yan, pakitaan ko kayo na malapitan na siya dito sa ating tatlong nakabukod. So pakita ko sa inyo na malapitan. So yan mga ka-farmers, so napakaganda ng tindig ng ating mga white kelso. Yan o. Yan. Alam ko mga ka-farmers, naghihintay na kayo na makabili nito sa akin, pero konting tiis pa mga ka-farmers. Yan. Makakapag-release din tayo nito sa murang halaga lang. So ito mga ka-farmers, yung katabi ng tatlong white kelso natin na nakabuko dito sa kabilang division. So nandito naman yung mga talisayin. So isa din to sa magandang palahiko. So maganda rin itong lumaban, itong tandang na ito. Kung makita nyo sa tindig pa lang. So magandang klase na. So yan, may kasama siya dito limang inahin. So pinaparami ko rin ito dahil maganda yung performance ito sa laban. So yan, dito sila sa bandang dulo, itong ating mga talisayin. Ayan, mga inahin, ang gagandang klase rin. So halika, ilapit natin at ipakita ko sa inyo na malapitan. So yan, mga talisay. Ang sungit oh. Wow, pogi. Yan. Ayan yung mga inahin niya. So yan. So yan yung range nila dito. Ang pitak-pitak yan na naka-green net lang sila na may yero sa baba. Ayan. Napakagandang tingnan, di ba mga farmers? So ganito po yung itsura ng ating division dito. So mapansin niyo, meron siyang sa ilalim ay yero. So ano lang yan, protection lang yan sa mga aso kasi sa labas maraming mga dogs. So para hindi rin makapasok yung mga aso. Pag silbing bakod rin mga farmers. So dahil malapit lang din to sa bahay namin. Ayan lang naman yung bahay namin. Yun. Ayan yung bahay namin. So madali ko na babantayan. So dito ko talaga nilagay yung mga mamahaling manok para mabantayang mabuti. So yan. So yan, punta tayo dito. Ayan, ilan tong pitak? 1, 2. Ayan yung kelso. Tapos 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 pa yung mga nakaabang dyan na mga pitak-pitak para sa ating pagpaparami ng mga manok. So dito mga farmers, ipakita ko ulit sa inyo yung inahin na white kelso na nagkaroon ng siyam na inahin, siyam na sisiu. So natural way yung pag itlog niya, tapos siya yung naglimlim, tapos siya rin yung nagpisa. So, ako tatanungin mga farmers, okay naman sana mga farmers kung sa incubator. Pero minsan kasi, may mga tendency na mataas yung percentage na yung nabubugok yung itlog. Bakit? Dahil minsan nawawala ng kuryente. Tapos, minsan, syempre sa incubator, hindi ka nakakasigurado na 100% yung hatching rate. So, minsan 50 lang, minsan nasa mas mababa pa. So, nakita ko nung inayos ko sila dito yung mga white kelso lang lahat. So, nakita ko nung nag-natural way yung inahin natin. So, talagang alagang-alaga niya yung mga sisiu at napakalulusog ng kanyang mga sisiu. Unlike kapag in-incubator mo, medyo parang ano sila, mahina, tapos sakitin din. Pero pag alaga ng sariling inahin, so napakaganda ng resulta at napakalulusog ng mga sisiu. So, ito pakita ko sa inyo yung isang white kelso natin na nagkaroon ng siyam na mga sisiu na white kelso rin na pure breed. Ito.
So yan, dito natin inilagay kasi nakawala talaga to mga farmers sa baba. Pero medyo tag-ulan kasi dito sa Bohol. So kaya kinulong muna namin yung inahin at yung mga sisiw kasi baka magkasakit, lamigin. So pero ito pag medyo umaraw na, papakawalan na rin namin dito to sa labas para naka-pre-range din siya. Maganda rin kasi sa mga sisiw niya yung naka-pre-range, nakakawala. So yan, makita ninyo napakalusog ng kanyang mga sisiw at lahat yan buhay. Siyam yung kanya initlog, siyam din yung buhay. Yan, napakaganda pag inalagaan talaga ng sariling inahin ang kanyang mga anak. Yan. Ganda mga farmers tingnan. So ito galing dito. Ito yung inahin na galing din, nabili ko kay Sir Biboy Enriquez. Kung makita niya medyo mataba siya ngayon, maraming kumain. So yan yung binili natin, isa sa inahin na nabili natin kay Sir Biboy. Yan. So yan, may panibago na naman tayong mga white kelso. So ngayon mapakita ko sa inyo mga farmers yung mga yellow corn na na-harvest natin sa aking mga maisan. So yung sinasabi ko sa inyo, yung iba na ititinda natin sa aking maliit na tindahan. At yung iba naman, hindi natatapon yan kahit mga rejects yung itsura. So napapakain natin yan sa manok sa ganitong paraan. So ipapakita ko sa inyo mga farmers ito. So yan, ito yung mga yellow corn natin na hindi na nabenta. Kung mapapansin niyo, ayan, may mga sira. Ayan, pakita mo, lapit mo. Ayan, yung ganito, marami tayong mga ganitong rejects. Ayan. May buhok pa. May buhok pa. So ayan, so ito yung mga hindi na nabenta sa tindahan natin. At ito ay hindi na sasayang. So sa ibang mga nagmamais, rejects na to. Pero sa atin, dahil may mga manok tayo, baboy, so hindi po ito masasayang dahil ito ay tinutuyo natin. Ayan, ganito, pakita ko sa inyo. At ginagawa natin yung parang crack corn. So ayan yung pinapatukan natin sa mga manok. Ayan. So marami tayong mga manok na native, white kelso, golden boy, sweater, so iba't ibang klaseng mga lahi. At hindi nasasayang yung mga mais natin. So ayan pa. So yun mga farmers, pakita ko sa inyo yung mga sako-sako mais. Ayan, napakadami nito. Ayan. So lahat yan ay mga yellow corn. So ito ay tinutuyo natin. Ayan, madami yan. So ilang sako to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 sacks to ng mga sweet, mga yellow corn, I mean. At yung iba nito sa baboy, tsaka sa ating mga manok. So walang tapon. So ayan, dami mga farmers. So binibilad natin yan para mapakinabangan. Yun mga farmers, so napa-update ko na ulit sa inyo yung ating mga white kelso na alaga dito sa pre-range area. So bago ko mag-outro, so ipakita ko na lang sa inyo ng mga last shots yung ating mga pakawala dito, mga purebred white kelso bago ko mag-outro. Farming. So marami tayong i-update na mga vlogs na hindi ko na vlog last time. So pasensya na po sa mga naghintay at sa mga naghanap at nag-subaybay pa rin. So thank you very much. So baka mapadalas na po ulit yung pagbablog natin about sa farming. So yun mga farmers, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo po pala magtanong kung kailan may marirelease ng mga white kelso or kung kailan po magkakaroon ng mga white kelso na available, so mag-message lang kayo sa aking chicken page, Thessalonica Farm Chicken. So ayun sa screen. So yun mga farmers, thank you for watching. Happy farming!